po again sa aking channel. Bale, naisipan ko pong gumawa uli ng video about dito sa Voter Certificate. Kasi marami po akong nababasa dun sa mga comment section about dun po sa pinost ko. Kaso hindi ko na siya masagot isa-isa kasi nakikita nyo may iba na po akong pinagkakaabalahan. Bale, hindi ko na tinuloy yung pag-a-apply ko sa Taiwan kasi unang-una naghanap na ako ng business visa sa atin para kasama ko yung pamilya ko kasi nga may baby ako na ganyan-ganyan. Tapos, bale, para masagot ko yung ibang katanungan nyo, kung hindi ko man masagot lahat, at least may idagdag akong information about sa inyo. Hindi naman ako magaling na magaling talaga about dito sa voters or wala akong, hindi ko din alam yung ibang policy ng COMELEC or ito lang yung alam ko, sinishare ko lang sa inyo na sana makatulong din sa inyo. Kasi alam ko, minsan kasi ang hirap na nasa malayo ka pang lugar tapos para lang magtanong ka, pumunta ka na Manila sa Intramuros, tapos pagdating mo doon, sobrang haba ng pila. Talagang kailangan mong maghintay doon mula madaling araw para lang tapos may cut-off pa yun, may slot lang sila kung ilan lang yung tatanggapin nila doon sa within the day na yon na kailangan nilang natanggap. So kung halimbawa 100 or 150 person lang, tapos naging 151 ka, iuwi ka na kahit sa probinsya ka pagaling, di ba? Sayang yung pagod oras at saka yung pagod oras, pera. Ayan. Kaya ngayon, medyo naglista ako ng ilan dito na mga tanong na nakita ko na sana makatulong at masagot ko. Yun nga. Siguro alam naman natin lahat na nagkaroon tayo itong last 2022 election. Yung noong May, nagkaroon tayo ng last election. So madami sa atin ang hindi nakaboto. Lalo-lalo na yung mga ex-abroad din na hindi nakaboto dun sa abroad. Tapos basta hindi kayo makakakuha ng voter certificate kapag 2 consecutive election kayong hindi nakaboto. Kung nakaboto man kayo nitong sino ba last president nung kay Duterte, kung nakaboto kayo noon, ibig sabihin pag pumunta kayo ng COMELEC, active pa kayo, makakakuha pa kayo ng voter certificate. Tapos kung halimbawa naman nung year, nung kay Noynoy, hindi na kayo nakaboto, kay Duterte, hindi pa kayo nakaboto, huwag na kayo pumunta ng COMELEC kasi deactivated na nga kayo. So, ngayon, ang chance lang kung nitong last July, para sa ating SK at saka para sa ating local election, kung nakapag-register kayo or nakapag-reactivate nyo yung inyong data dun sa COMELEC, yon may pag-asa kayo na makakuha ng voter certificate at maghihintay pa rin kayo ng 3 months. Okay? Kahit pa-reactivated or bago pa lang kayong nag-file, maghihintay pa rin kayo ng 3 months. Okay. Tapos, ayan, may dumadaan, saglit lang ha, kasi alam mo naman, tabi yung highway tayo. Tapos yun, ang isa ko pang nakitang tanong, may nagtanong kung tatanggapin ba sa TECO ang non-availability. Unang-una, sa agency nyo, wait lang. Unang-una, sa agency nyo, sasabihin na agad dun sa inyo na ang non-availability ay hindi tinatanggap. Kaya huwag na kayo mag-aksaya ng panahon na pumunta po sa Intramuros o dun sa inyong mga LGU ninyo para kumuha ng non-availability dahil hindi rin po yan tatanggapin sa agency at lalong-lalo na po sa TECO. Okay. Ngayon, isa pang tanong, sinecheck po ba ng TECO yung mga binibigay nating voter certificate or voter's ID? Well, ang alam ko sa voter's ID, kapag may voter's ID ka na, hindi ka man nakaboto or nakaboto ka, alam ko pasok yun. Hindi na nila chinecheck. Ang chinecheck na lang nila ay yung voter certificate. Okay, so chinecheck ng TECO kapag ang ibinigay mo yung voter certificate lang. I-check nila yan kung active ka or hindi.
So, kung magbigay ka man dyan ng peke or kung ano yung gagawin mo, malalaman nila at malalaman niya. So, mas mabuti na dun tayo sa legal. Kung hindi ka pwede, huwag mo nang pilitin. Tanggapin na lang. Kasi baka mas lalo magkaroon ka ng problema sa teko. Kung halimbawa man na sa in the future, eh makakuha ka na, eh baka mamaya hindi natin alam, mag-ban ka pa kasi nagpasa ka ng peke sa kanila. So, yun nga, reactivation ng ating pagpa-file sa COMELEC, kung nakapag-file ka nitong July, is after 3 months. So, July, August, September, October. October, makakakuha ka na. Makakapag-apply ka na. Kaya, tiis-tiis lang. Hintay-hintay lang. Okay, ngayon, kapag may voters, sabi ko na kapag may voters ID ka, kasi may kilala ako na hindi rin nakaboto to 2 consecutive election, pero nasa Taiwan na siya ngayon kasi may voters ID siya. Tapos, ngayon, may mga tanong din ako nakita. Kapag may mga correction kayo sa mga ID nyo, halimbawa yung iba dalaga pa daw dun sa voter's ID o voter's certificate, tapos married na yung ibang papeles nyo, unang-una sinasabi din yan sa agency, dapat lahat synchronize. Yan, dapat lahat kung married ka from dun sa kahit anong ID niyo, kung married ka, married lahat. Kung single ka, i-single mo lahat. Yun. Hindi pa din may iba kasi si-check ng teko yan. Kasi mahigpit na nga ang teko ngayon. Okay, tapos, kung ipababago mo naman sa COMELEC, pwede naman. Siyempre, yun nga, ibibigay mo naman yung details mo. Bibigay ka niya, may mga hihingin sila sa'yo. Siguro ID or katunayan na ikaw yun, bakit mo pababaguhin, siguro magbibigay ka ng affidavit, ganyan. Pero ang alam ko, syempre, kung may gusto kang baguhin sa COMELEC na may mali silang nagawa or ikaw, pwede yan. Magagawa naman ang paraan yan. Kasi, ang alam ko, after ng election, nagbibigay uli ang COMELEC ng month na nag-o-open sila para sa mga gusto mag-register or reactivate ulit ng mga voters ID nila tsaka voter certificate. Basta after ng election yan, nagbibigay sila ng date yan. Tapos after nyan, pwede ka na ulit mag-register. Okay, tapos kapag may voters ID ka na, kaya nga lang sinabi ko, kapag may voters ID ka na at okay yung voters ID mo, hawak mo, pwede mo yung ipasa, hindi mo na kailangan magbigay ng voter certificate. Ang voter certificate, binibigay lang kapag wala kang voters ID. Okay? Ay, hindi ako galit. Explain ko lang. Tapos, yun nga, ang isa, last na. May nagtanong din ko na trace ng teko kung deactivated ka ba or activate yung ano mo, voters. Yes. Kaya hindi na sila tumatanggap ng non-availability kasi yun nga. Wait lang. Yun nga, chine-check nila yan. Nati-trace nila yan. Lahat ng documents mo, iti-trace nila yan na malalaman nila yan kung fake and legal yan, from birth certificate, humid, lahat na ipapasa mo sa kanila. Yun. Kaya, ako, ang ginawa ko, hindi na ako umalis dahil nga ang tagal. Tapos, yun nga, nag-isip na lang ako dito ng mag-negosyo dito sa Pilipinas. Marami pa rin namang opportunity. At saka siguro may reason din si God. Kaya ganun. So, iba't iba lang tayo ng reason siguro. Pero siguro malalaman din yung pagdating ng panahon. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. At saka hindi naman sinabi na bawal na na maghihintay lang kayo ulit ng opening at makakapag-register na kayo. Huwag nyo stressin yung sarili nyo. Hintayin nyo na lang yung tamang panahon para sa inyo. Okay? So, good luck sa ating lahat and stay safe. Bye!